What's up mga kapatid? Sa araw na ito, may iba naman tayo. Hindi tayo babiyaya ngayon dahil kailangan natin i-change oil tong motor natin. So sabi ko sa anak ko, dahil kinagamit niya rin tong motor na to, dapat matuto rin siya maglinis at mag-change oil nito. At bilang lalaki sa pamilya at naturingang panganay, dapat marunong siya sa mga gawaing panglalaki mga kapatid. Dahil nag 1,500 na po ang tinakbo ng motor natin, obligado na tayong mag-change oil. At ngayong araw na to, ngayon ko ituturo sa kanya yung pag-change oil. Bago kami mag-umpisa, ipapakilala ko muna tong bibong-bibong aso ko. Siya po pala si Whitey, ang pinaka-negrong aso dito sa lugar namin. Dahil napaka-pogi niyan, maraming single mom na aso ang lumalapit diyan. Umasalisi mga kapatid para magpakasta kay Whitey. Sana all. Mataas ang pangarap namin sa aso namin kaya sinasabihan namin na wag basta-basta papatol. Hindi naman sa nagdi-discriminate kami kung sino yung papatulin niya, pero syempre bata pa siya mga kapatid. Ano na lang iisipin ng iba, 'di ba? Baka sabihin nila easy to get tong aso namin. So ayun nga po mga kapatid, masyado ang nalibang sa pagbo-voice over ko kay Whitey. Nakalimutan ko yung topic pala dito. Ay ang pag-change oil mga kapatid. At dahil tapos na linisan ng motor mga kapatid, mag-uumpisa na tayo sa pag-change oil natin. Kako sa anak ko dyan, i-center stand na maayos para at least hindi siya matumbaan pagka nasa ilalim na siya ng motor. Pakasarap magturo sa bata, lalo na lalo pag nakikita mong interesado sa ituturo mo. Ayun nga, wag na natin patagalin. Pasok, Shell Advance! Shell, baka naman! Ayun nga, pinasilip ko sa anak ko kung anong number yung gagamitin namin sa ilalim. Number 17 po yung gagamitin natin mga kapatid. Habang busy siya dyan sa ilalim mga kapatid, pinapaliwanag ko sa kanya na kaya ko naman gawin yung mga bagay na yan. Pero syempre, bilang lalaki at panganay, kailangan niya matutunan yung mga bagay na gawain ng lalaki. Ayun nga, inikot-ikot niya. Ayun, nilabasan na rin. Ay, tumulong na. So ayun nga po, satisfied siya sa nagawa niya. May paganyang-ganyang panlalaman. So mga kapatid, second step na po siya mga kapatid. Tinatanggal niya na po yung oil cup ng motor. Habang tinatanggal niya yung oil cup ng motor mga kapatid, andun ako sa tabi niya, ginaguide ko po siya sa mga gagawin niya. Para sa susunod, siya na lang po mag-isa ang gagawa ng mga yan mga kapatid. Kakapunasan ng maigi para malinis. Kasi pag pinasukan ng buhangin yan o dumi, maaaring maapektuhan yung takbo ng motor. At baka maging sanhipan ng pagkasira ng makina mga kapatid. So ayun nga mga kapatid, pinapatulo na lang namin ng maigi para ready na pong salinan tong pinaka oil tank po ng motor. Habang pinapaubos namin yung laman na langis ng motor, ayan po, busy po siya para linisan po yung mga dapat linisan. Ayan nga mga kapatid, let's go to the third step po mga kapatid. Since wala na pong halos tumutulong langis, yan po, gumawa po siya ng pinaka imbuto. Improvise po yan mga kapatid. So may mga diskarte na po siya natututunan sa akin mga kapatid. At ayan na nga po, nayari niya na po yung improvise imbuto po. So isasalpak niya na po yan para po ready na po para salinan ng langis tong makina ng motor natin. At syempre bago magkalimutan at masalinan na po ng langis, mas masayang lang po dahil hindi pa po natatakpan tong nasa ilalim mga kapatid. Let's go na po tayo sa fourth step para takpan na po natin yung pinakailalim po ng makina para hindi po tumulo yung langis na isasalin natin mga kapatid. Tamang mekos-mekos lang si Dustin, no? Mukhang sanay na sanay kumalikot. Ano ba yung kinakalikot mo dati, Dustin? Ayan nga po, mukhang nahigpitan niya na po yung ginawa niya. Tamang-tama na po humawak ng tulos to. Marunong na mga kapatid. Nga po mga kapatid, proceed na po tayo sa fifth step mga kapatid. So ito nga po, mukhang isasalin na po tong Shell Advance. Shell Advance, baka naman. Ayan nga mga kapatid, binubuksan na ni Dustin yung langis na gagamitin natin para sa motor natin. So ayan nga po, nasit na po siya dyan. Dahil ko yung ginagamit niya pambukas po dyan, pinupwersa niya, sabi ko gumamit ng flat screw para relax lang, hindi siya mahirapan. So ayun nga po mga kapatid, isasalin niya na po dyan sa improvised imbudo na ginawa niya mga kapatid. Daan-daan lang, kako baka may matapon mga kapatid. Tapos tamang 800 ml lang tayo dyan mga kapatid. Huwag natin isasagad yung isang litro kasi baka ma-over po tayo sa langis mga kapatid. Ayun nga mga kapatid, kinonsulta niya sa akin kung tama na po ba na yung nilagay niya. Sabi ko dagdagan niya pa ng konti kasi kulang pa. Kailangan eksaktong 800 ml po yung ilalagay natin dyan. Mukhang unti-unti na siya natututo dito mga kapatid. Sigurado ako sa susunod, alam niya na yung mga gagawin niya mga kapatid. Kayang-kaya niya na tumag-isa mga kapatid. At ayun na nga mga kapatid, naisali na natin yung tamang sukat ng langis na kailangan ng motor natin mga kapatid. So let's go to the sixth step. Balik na natin yung oil cover ng motor po mga kapatid. Bago natin ibalik yung oil cover, make sure na malinis po lahat, pati yung cover, pati yung pinaka-stick. Lahat po yan dapat malinis mga kapatid. At ayun na mga kapatid, ibabalik na natin yung dipstick ng motor mga kapatid. And hope itong mga ginawa niya, kahit first time niya pa to, at least naging maayos yung gawa niya mga kapatid. Nakaka-proud lang dahil kahit pa paano naituro na naman tayong bago sa anak natin. And I'm sure in the future magagamit niya itong mga tinuro ko sa kanya. So makinig lang sa akin anak. Moment of truth na mga kapatid. I-start na natin yung motor baka hindi naumandal mga kapatid. Oh
Wow. Runong. Paligtito na yung mga alat mo. Itabi mo yan, Datsing. Kailangan natin pagtagtagtag yan. Naisa mo na dyan. Punasan mo yung mga dapat para ma-observa mo kung may tumulong. Ako kinilig mga kapatid, narinigin naman yung tawa ko dyan mga kapatid. Kasi syempre, di ba? Ang sarap sa pakiramdam na may bago ang itinuro sa anak mo and nakita mo na nagawa niya ng maayos. So, good tayo dyan mga kapatid. Siya, magpapaalam na ako mga kapatid. Sinayang ko na naman ng 5 minutes ng buhay niyo mga kapatid.